wait lang, huwag ka munang mag-scroll at syempre magbibigyan mo tayo ng ating word of the day at sagutin natin ang katanungan na to. Ang sabi dito, which of the following below is not false except, so yung katanungan natin dito is kailangan talaga natin tong i-comprehend ng maigi sapagkat pag diniretso natin to, eh maaari tayong magkamali talaga kasi sabi dito, which of the following below is not false, not false tapos may except, diba? So nakakalito to pero himahimahin talaga natin para mas maintindihan natin at makuha natin yung tamang sagot. Ang sabi dito, class, alin daw sa baba yung not false? So, pag sinabi natin not false, ibig sabihin nun, true, yung totoo. Kasi sabi niya, not false. Alin daw sa baba yung totoo? Eh, pero sabi niya, except. So, ano yung hanapin natin? So, yung hanapin pa din natin is yung hindi totoo, yung false. Kasi sabi niya, which of the following is not false? So, it means true yon. Alin sa baba yung totoo? Sabi niya, except. So, ibig sabihin, yung hindi totoo. Kasi nga, totoo daw lahat sa baba. Except, so ibig sabihin para sinabi niyang maliban sa isa or yung mali yung hanapin natin. Yung negative yung hanapin natin. Okay? Letter A, court is a component of CJS. Letter B, interview is a simple questioning. Letter C, crime is a form of punishment. Or letter D, chief PNP is the head of PNP. So alin sa baba, class, no? Yung kumbaga sinasabi nating false or hindi totoo. Letter A, yung court is a branch or a component of CJS. Totoo ba na yung court is a component of CJS? That is true. Tama po yan. Yung ating pong court is a branch or a component or a pillar of CJS which is considered as the center pillar. Diba? Sapagkat meron tayong law enforcement, prosecution, court, correction community. So yung nasa pagitna po natin, yung court po natin. Okay, that is considered yung alpha natin is that is correct. Ikis na po yan kasi tama yan. Hanapin natin is yung false po. Okay, letter B. Interview is a simple questioning. Tama din po yan. Kasi ang interview sa simple questioning, yung interrogation po, yung skillful questioning or systematic way of questioning natin. So the correct, yung bravo natin is true din po yan. So yung hanapin kasi natin dito yung false. Okay? Yung delta, chief PNP is the head of PNP. That is also true. Yung chief PNP natin, yan yung position ng head ng PNP organization. Pero yung kanyang corresponding rank, that is considered police general. So the correct answer natin class is ano? Itong Charlie. Kasi sabi niya, crime is a form of punishment. That is wrong. Hindi form of punishment si crime. Ang form of punishment natin is pwedeng hanging, burning, di ba? Nung dati pa, nung unang panahon, mga barbaric punishment, di ba? Merong corporal punishment, electric chair, lethal injection, yan yung mga form of punishment natin. Okay? Yung crime, alam naman natin yung crime, yun yung crime, na which is, yung act mo is violated against the law of the country. Kumbaga, is an act omitted or committed in violation of public laws forbidding or commanding it or is an act or omission punishable by any law that is considered crime. The correct answer natin dyan is Charlie kasi nga false po yan, mali po yan. Sabi niya crime is a form of punishment. So the correct answer is Charlie and syempre sana nakatulong sa inyo at syempre ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel, the Master Showman Villaser Villacalo sa CVRC National Lecturer and Registered Criminologist. Nagsasabi sa inyo na para pumasa sa board examination kailangan natin ang baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat and share. Sabi ng tsamba, tsaga, sipag at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.